Kinabukasan ay maayos na nagpaalam si Sabrina sa kanyang ina at mga kapatid na lilipat siya ng titirahan. Mariing tumanggi sa kanyang mga kapatid ngunit ipiniliwanag niya mas malapit yun sa kanyang trabaho at mas makakatipid siya. Maigi na lamang ay pinayagan pa rin siya nila sa bandang huli. Minabuti na lamang niya hindi nasabihin ang totoo para hindi sila mag-alala pa. Hindi rin nila magugustuhan ang ginawa niya kung sakali, lalo na ang kanyang ina. Ayaw niya nang dagdagan pa ang paghihirap nito at isiping dahil sa kanya ay ipinagkanulo niya ang sarili niya. Maluwang sa kanyang kalooban ang bagay na ito, kaya ayaw niya makaramdam na kahit na anong konsensya ang pamilya niya. Susunduin sana siya ni William sa bahay nila, ngunit sinabihan niya na lamang itong sunduin siya sa may sakayan sa kanila. Ayaw ni Sabrina kasing makita pa ito ng kanyang pamilya. Tutal ay mga damit lamang niya at mga importanteng papeles ang kanyang daladala. Pakaramdam niya tuloy ay maglilipat siya ng bahay kasama ang asawa niya. Pagkadating niya sa kondo ay nandun pa rin si Lance. Nakaupo ito sa may terrace habang pinapanood siya papasok. Nagtama pa ang kanilang mga paningin na ikinainit kaagad ng pisngi ng dalaga. Nahihiya pa rin kasi siya kahit dalawang beses na may nangyari sa kanila kahapon. Nagmamadali na lamang siyang pumasok sa loob ng kwarto. Mayroong dalawang cabinet doon. Ang isa ay kay Lance at ang isa naman ay bakante kaya doon niya inayos sa mga gamit niya. Hindi naman siya natagalan sa pag-aayos dahil iilang damit lang naman ang dala niya. Pagkatapos ay lumabas siya ng kwarto. Nagulat po siya na makita niyang nasa dining table na si Lance at nakaupo kaharap sa may pintong nilabasan niya. Para bang naghihintay ito sa paglabas niya dahil nakatitig lamang ito doon? Sinanyasan siya nitong umupo sa tapat niya. Doon ni Sabrina napansin ang dalawang sobre at isang paper bag na maliit sa tapat nito. Dahan-dahan siya umupo sa upo ang katapat ng binata. Tumikhim si Lance at inabot sa kanya ang nasa gitna ng sobre na may kulay asul. "This will be your card and your salary will be here. You can withdraw it and transfer it to another bank account or not. Whatever you like." Tahimik lang na tiningnan niya ni Sabrina. Sunod itong inabot ay ang kulay itim na sobre. "And this is your credit card. You can use it when you want to buy something you want. Anything. You don't have to worry because it won't cost you a bit." Napamaang si Sabrina sa sinabi ni Lance. "Are you sure?" tanong niya. "Don't you think this is too much?" umining lang si Lance. "Nope, don't think it's too much. Remember, we are talking about yourself. I'm being generous here." Tinignan siya dito ng makahulugan. "Oh, okay." Nag-iwas siya ng paningin. Hindi niya talaga matagalan ang mga titig nito. "As for your food, you don't have to worry about it because someone will buy your groceries and we will also send someone to clean here." "Ha? It's okay. I can do that." Natahimik si Sabrina noong tinitigan siya ni Lance at tumungo na lamang. Tumikim ito. "Take this." Napalingon siya muli sa binata. Inaabot nito ang paper bag sa kanya. "Ano to?" Inabot niya yun at sinilip ang laman. Isang maliit na box. Dahan-dahan niyang binuklat ang paper bag at inilabas ang maliit na box na nasa loob. "Cellphone ba to?" namamanghang tanong ni Sabrina. Tumango lang si Lance at sinanyasan na buksan iyon. Namilog ang kanyang bibig at halos maghugis bituin ang kanyang mga mata. "I saw your phone and I just thought I should buy you a new one." "Hala!" nangihilig ng mga luha ni Sabrina. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya magkaka-cellphone ng ganito. Dali-dali niya yung binuksan at bumungad sa kanya ang manipis at malapad na cellphone, Samsung Galaxy Z Flip. Nag-angat siya ng paningin at nalilitong tiningnan si Lance. "Hindi ba sobrang mahal nito?" "It doesn't matter." Ngumiti ito ng kaunti. Sa loob-loob ni Lance ay natutuwa siya sa reaksyon ni Sabrina. Para bang ngayon lang ito nagkaroon ng ganoong cellphone? Nakakatawa pang mas excited ang dalaga sa cellphone kesa sa mga card na una niyang inabot. "Thank you!" Pinigilan ni Sabrina na maluha sa sobrang saya. Simple at murang Android na cellphone lang sana ang gusto niya, ngunit higit pang nasa kamay niya ngayon. "Insert the SIM. I will contact you there." Tumangon lamang si Sabrina at pinagtuunan ng bago niyang cellphone. Tinitigan lamang ni Lance ang dalaga. Masyado siyang natutuwa sa kainosentehan nito. She's really different. "Ah, wait!"
Tumigil si Sabrina sa ginagawa at inilapag sa lamesa ang hawak niya. Muntik na niya makalimutan na may dapat pala siyang malaman bago pa magtagal ang trabaho niya dito. Tinignan niya si Lance ng seryoso. Automatiko namang nagsalubong ang mga kilay ni Lance at nalilitong tingnan si Sabrina. Why? Tumikim siya. I'm just curious. Why me? Tumaas ang isang kilay ni Lance na para bang hinihintay pa ang ibang sasabihin ni Sabrina. Nauunawaan naman niya ito kaya nagpatuloy siya sa pagsasalita. I mean, bakit ako? How did you know me? Kasi ako hindi ko talaga maalala kung kilala ba kita. Oh, so you still don't remember me, ha? Si Sabrina naman ang nalito. Okay, hinawakan ni Lance ang kanyang baba at tinitigan si Sabrina. I first saw you. You were wearing a white blouse and a black skirt. Oh wait, I'll just get something. Mabilis itong tumayo at pumasok ng kwarto. Uniform ko yun, ha? Hindi kaya naging kliyento ng company? Ilang sandali lang ay bumalik na rin si Lance. Nakalagay sa likod nito ang dalawa niyang kamay. Hindi na lang ipinansin ni Sabrina dahil mas importante sa kanya nang malaman kung anong totoo. Here, inilapag nitong ID ni Sabrina sa mesa at muling umupo sa kanyang kinaupuan. Napamaang naman si Sabrina at kinuha ang ID niya. Paano napunta sa iyo to? Gulat na tanong ng dalaga. Ni hindi man lang niya napansin na nawawala na palang ID niya dahil sa pag-aalala sa nanay niya. Well, you were at the club. You are wearing your uniform, I guess. A small chuckle goes out in his mouth. I found it funny because you were the only one wearing like that. So I just focused my attention on you. You were so drunk that time when someone approached. Ah yes, I remember. Putol ni Sabrina dito. So you mean ikaw yung nagdala sa akin sa hotel? Tumango si Lance. Yes, I had to go back to my country so I never got a chance to meet you again that day. And when I asked William to find what happened to you, that's when I learned you need the help. Hindi si Sabrina makapaniwala na may iba pala siyang utang na loob dito. Ngunit napalitan din yun ang maisip niyang parang sinamantala nitong sitwasyon niya. So you take advantage of my situation? Napatas pang kilay ni Sabrina. Tell me, do you like me? Napatawa ng malakas si Lance. Hindi niya alam kung saan nahugot ng dalagang sinabi nito. I just really want to help you at first. But you, never mind. Iwinaksin itong kanyang mga mata at tumayo. I will leave tonight. You should be here every time I come home here. You can do everything as long as it's not against the rules of the management. Naglakad nito papasok sa kwarto. And please, try not to fall for me. I'm not the person you think I am. Pahabol pang sabi ng binata. Hindi alam ni Sabrina kung bakit parang may kumirot sa dibdib niya. Hindi niya alam kung ano bang ibig nitong iparating sa sinabi nito. Alam niya naman na wala siyang dapat asahan sa lalaki dahil pawang trabaho lamang ang dahilan kung bakit siya nandito. Weird lang kasi para siyang kabit na binabahay. Nakalimutan ko palang itanong kung single ba siya? Baka nga mamaya ginagawa niya akong kabit ng hindi ko alam. Ani Sabrina, bumuntong hininga na lamang siya at muling kinalikot ang bago niyang cellphone. Pagpatak ng alas 5 ay nakita niyang naligo na si Lance. Tahimik lamang si Sabrina na nakaupo sa may sala at kinakalikot ang cellphone niya. Mayroong sariling wifi connection ang bahay na yun, kaya madali lang siya nakakonekta sa internet. Mayroon siya mga social media na nabubuksan lamang niya tuwing pumupunta siya sa PisoNet o kaya naman ay nakikigamit siya kay Yvette. Naisipan niyang i-chat si Yvette at papuntahin sa tinitiran niya. Wala namang nasabi si Lance na bawal siya mag-imbita ng kaibigan dito. Hindi pa online ang kaibigan niya kaya minabuti niyang mag-browse pa sa internet. Manunood na sana siya sa YouTube nang biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Niluwano na nakatapis lang na naman nakatawa ni Lance. Napanunog sa Sabrina habang nakatingin sa binata. Nakatitig lamang din ito sa kanya na parabang nang-aakit. Malayo pa ito sa kanya ay amoy na amoy na niya ang shower gel na ginamit nito. Tumigil ito sa harap at napamaang na lamang siya nang tinanggal nitong tuwalyang tumatabing sa ibaba niya. Nakabalandra sa kanyang katawan ito. Agad na nakaramdam ng init ng katawan si Sabrina dahil sa nakita. Napalunok ulit siya at tumingin kay Lance. Hindi nito inaalis ang mapanukso nitong mata habang nakatitig sa kanya. Kinuha ng lalaki ang cellphone na hawak niya at inilapag yun sa tabi ng Sabrina. Sa kanapakagatan labing hinawakan, hinaplos ang labi niya gamit ang hinlalaki niya.
Napapasinghap si Sabrina sa ginagawa nito. Ilang ulit itong hinapos sa mga labi niya bago ibinuka iyon at ipinasok ang hilalaki. Nalasaan agad ni Sabrina ang tubig na ginamit nito sa pagligo noong dumikit ang daliri nito sa dila niya. At walang inaksayang sandali si Lance. Agad niyang hinalikan ang mga labi ni Sabrina at sa sofa inangkin niya ang dalaga. "Wow! Bongga naman dito, Sabrina!" Tumitili-tili pang sabi ni Yvette. Alas 7 ng gabi at kalalabas lamang nito galing sa trabaho. Doon na ito dumiretso sa kanya dahil wala na rin naman si Lance. Pagkatapos nilang magbakbakan ay umalis na rin ito dahil may hinahawal daw siyang flight. "Ano ka ba? Baka may makarinig sa'yo." Saway ni Sabrina. Tumawa lang si Yvette at nilapag sa mahabang lamesa ang dalang supot ng bote ng beer at chicheria. Nagpasya kasi itong dito sa kanya matulog ngayon dahil na rin sa kahilingan niya. Medyo naninibago kasi siya sa bahay. Maigi na lamang ay kasalukuyang nandun ang mga anak nito sa lola nito. "Uy, for sure naman makakapal ang mga dingding dito." Nagpalingalinga ito sa paligid. "Ang ganda rito, friend. Mukhang bigatin yun ah." "Alam mo, hindi ko pa nga natanong eh. Nahihiya ako." "So nagkita na pala kayo? Yee, kamusta? Dax ba?" Nabatukan ni Sabrina ang kaibigan niya. Kumikinang-kinang pa kasi mga mata nito habang nagtatanong sa kanya. "Ikaw talaga, puro na lang kapilyahan ang nasa utak mo." Saway niya at inirapan ito. "Kumain ka na ba?" Tumangon lamang si Yvette at nagpunta sa sala upang doon maupo. "Ah, ang sarap namang umupo rito. Grabe, ang bigatin talaga niyang customer mo." Namamanghang sabi ni Yvette. Bahagyang natawa si Sabrina noong sabihin ni Yvette na customer niya ang lalaki. Kung tutuusin, parang walang pinagkaiba ang trabahong ito sa ginagawa ni Yvette. Umupo siya sa tabi ni Yvette. "Oo nga eh, nahihiwagaan din ako sa lalaking yun." "Ay, teka, ano nga ulit name nun? Parang narinig ko na yun eh." Ulit ito't kinuha ang cellphone. "Ay, may wifi ka ba?" Tumangon lamang si Sabrina at kinuha cellphone ng kaibigan saka ikinonek sa wifi nila. "Kuha lang ako ng pagkain." Hindi na siya pinansin pa ni Yvette at nagkalikot na lamang sa cellphone niya. Samantalang si Sabrina naman ay kumuha ng chicheria sa kusina at yung beer na dala ni Yvette. Kung tutuusin ay nandun naman lahat kaso wala kasi yung beer na palagi nilang iniinom ng kaibigan. "Wah!" Napatigil sa Sabrina sa sigaw ni Yvette. "Bruha ka! Halika rito!" "Ano?" Nagtatakang tanong ni Sabrina. Nilapag niya sa mesa ang dala niya at saka tumabi sa kaibigan niya. "Wah!" Pinaghahampas siya nito sa braso at kilig na tinignan siya. "Ano ba?" Hindi nagsalita si Yvette at inabot lang sa kanyang cellphone na hawak. Napataas pang isang kila niya na makitang larawan ni Lance. Lance occupation, businessman, a bachelor, 34 years old. Parang nagloading sa isipan ni Sabrina ang nabasa niya. Bahagya pa siyang nag-scroll sa website. Nalalaki ang mga mata niya dahil sa kanyang nabasa. Isa palang sikat si Lance Natividad. Sikat ito hindi lang sa Korea, maging dito sa Pilipinas. "Ang haba ng hair mo! Yee!" May patili-tili pa nitong sabi. "Sana all talaga. Biruin mo, isang bachelor yung kajugjugan mo. Ibang level ka na sis. Nakatikim ka na namang inaasam ng bawat babae dito sa atin." "Kaya pala," mahinang sabi ni Sabrina at hindi na niya narinig pang mga sinabi ni Yvette. Masyado natuon ang pansin niya sa natuklasan niya. Kaya pala nagtataka siya kung bakit hindi ko siya kilala. OMG! Hindi makapaniwala si Sabrina na isang sikat na tao pala ang nakauna sa kanya. Hindi niya alam kung dapat bang ma-bless siya or matakot. Naiisip niya kaagad ang mga pwedeng mangyari sa kanya kapag malaman ng ibang taong tungkol sa ginagawa nila ni Lance. Na baka magaya siya sa mga sumisikat o baka naman ay ma-bash siya. Tumanda na lang siyang hindi aktibo sa kung anumang social media tapos ngayon ay magkakaroon siya ng ugnayan sa isang sikat na tao na may milyong tagahanga. OMG, anong gagawin ko? Naitanong ng dalaga sa sarili. Lumipas ang ilang araw ay muling bumalik na si Sabrina sa kanyang trabaho. Kung tutuusin na hindi niya na dapat pang gawin ito ngunit minabuti niya magpatuloy. Naisip niya kasi baka magtakang kanyang pamilya. Saka hindi naman palagi nasa Pinas si Lance kaya naisip niya mas maganda kung meron siyang pagkakaabala ang iba. Hanggang ngayon ay hindi pa siya makapaniwala sa nalaman niya. Maigi na lang ay mapagkakatiwalaan niya si Yvette. Hindi kasi pwede malaman ng iba ang tuko sa ugnayan nila ni Lance. Mas gusto na lang din niya ang ganoon dahil ayaw niya magulo pa ang tahimik niyang buhay. Huminga ng malalim si Sabrina. Nasa harap kasi siya ng isang
ATM machine. Pinag-iisipan niya kung magwi-withdraw ba siya o hindi. Nahihiya pa rin siya kaso kailangan na ng gamot ng nanay niya. Mayroon na kasi itong maintenance tapos malayo pa kasi ang sweldo niya at wala rin namang maiabot pang kanya mga kapatid. Sige na nga, sweldo ko naman to eh. Saan niya at pinasok na ang card sa ATM machine. Agad niyang tinignan kung ilan bang laman nun ay kinagulat niya. 100,000. Kinusot-kusot pa niya mga mata niya. Hindi siya makapaniwala sa nabasa. Grabe, naiiling na sabi ni Sabrina. Nag-withdraw lamang siya ng 15,000 piso at umalis na doon. Kinakabahan pa siya dahil ngayon siya nagkaroon ng ganung kalaking pera. Pagkatapos ay naghanap naman siya ng padalahan ng pera, saka doon nagpadala. Hindi na siya nagtagal pa at umuwi na rin. Minabuti na lamang niyang sumakay ng taxi tuwing umuwi dahil nahihiya siya sa mga tao sa building. Pinagtitinginan kasi siya ng mga receptionist doon at iba pang mga empleyado ng condo. Para kasing hotel ang style ng building na iyon, kaya maraming mga stops at iba pa. Pasalampak siyang humiga sa sofa at kinuha ang cellphone niya. Denial niya agad ang number ng hipag niya. Ate Jelay, kamusta kayo? Okay lang Sabrina, ikaw dyan. Si nanay nandito, gusto kang kausapin. Ani ng ate niya na nasa kabilang linya. Okay lang po ako. Pakibigay na lang po sa kanyang cellphone. Sabrina, kamusta ka na? Boses ng nanay niya. Agad nang ngilid ang mga luha ni Sabrina. Magdadalawang linggo na kasi na hindi niya nakikita ito. Mababakas din ang pagkasabik ng boses ng kanyang ina. Ma, miss ko na po kayo. Maluhalo ang sabi ni Sabrina. Narinig naman niyang sumingot ito. Ako rin anak, kung bakit ba kasi kailangan mo pang tumira dyan eh. Garalgal ang boses na sabi nito. Napangiti na lang si Sabrina at bumuntong hininga. Kailangan po kasi nay, malungkot na sabi niya. Tama na nga, kamusta ang pakaramdam mo? Okay lang ako anak, mas magiging okay kung makikita kong bunso ko. Opo, uuwi ako sa day off ko nay. Nga pala, nagpadala po ako ng pambili mo ng gamot at panggastos niyo dyan. Pasama ka na lang po kina ate para kuhain mo yung pera bukas. Naku anak, nag-abala ka pa. Baka mamaya wala ka ng panggastos dyan. Nay, huwag niyo na pong isipin yun. Importante ang gamot mo. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito. Pasensya ka na anak. Sobrang laki na pasasalamat ko dahil nandyan ka. Nagpapasalamat ako sa Diyos at biniyayaan niya ako ng mga anak na makakatulong sa akin. Ako nang nahihiya sa inyo eh. Lalo na sa'yo Sabrina. Madamdami saan nito at narinig na naman niyang sumihot ito. Agad naman nag-init ang gilid ng kanyang mga mata. Ano ka ba nay? Siyempre nanay ka namin. Mahal na mahal ka namin lalo na ako. Gagawin ko lahat para sa'yo, para sa inyo. Kaya huwag mo sabihin niya nay. Kung hindi dahil sa inyo ni tatay, wala kami ngayon. Ay, siguro. Kung nandito ang tatay mo, sobrang matutuwa yun. Natahimik si Sabrina. Hindi niya napigilan ang mga luha niya. Sobrang namimiss na rin kasi niya ang tatay niya. Siguro, hindi na niya kailangan pang gawin ang mga bagay nito kung nandito siya ngayon. Likas na maabilidad kasi ang kanyang ama. Kaya kahit na hindi sila mayaman na hindi naman sila nagugutom. Napupunan ito mga pangangailangan nila magkakapatid. Ano ba yan? Naiiyak na rin ako eh. Pinilit ni Sabrina na pasiyahin ang kanyang boses. Napalingon siya sa may pinto niya nang may marinig siyang nagbukas noon. Wala naman nag-abiso sa kanya na may pupunta sa kanya ngayon at wala siyang bisita kaya medyo kinabahan siya. Wait lang nay, tatawag ako ulit. Magsasalita pa sana si Aling Melba. Ngunit pinatay ni Sabrina kaagad ang cellphone at dali-daling lumapit sa may pinto. Nalaki ang mga mata niya nang makita kung sino ang dumating. Hey, bati nila sa kanya at agad siyang sinunggaban ng halik. At dito na po nagtatapos ang 5th kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.